Mula Metro Manila hanggang sa mga probinsya, lumibot ang mga presidential aspirant habang tinatalakay ang ilang isyu at mga nais isulong sakaling palarin sa Eleksyon 2022. Saksi, sina Sandra Aguinaldo at Salima Refran. Pinangunahan ni Vice President Lenny Robredo ang turnover ng apat na school buildings sa Camarines Sur. Katuwang ang Film Life Foundation, bahagi ang proyekto ng Angat Buhay Program ng Office of the Vice President. Dumalo rin si Robredo sa Agri 2022 online forum kung saan sinabi niyang kung maging Pangulo, dodoblihin niya ang budget sa agrikultura at gagawing 116 billion pesos. Pumirma rin siya at sa senatorial aspirant attorney Sonny Matula ng covenant kasama ang 8 labor groups para isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Hinikayat rin ni Robredo ang publiko na maging mapanuri sa pagpili ng susunod na leader ng bansa. Palagay ko yung 2022 napakahalagang eleksyon. Lalo na kasi nagsanib-pwersa na yung mga malalaking politiko at pamilya. Pagkakataon ito for us to parang reset button. Na pag dinalo natin sila, umpisahan na natin yung isang klase ng politika na lahat may pagkakataon. Nasa Agusan del Norte, si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao. Sa Kapitolyo, sinalubong sila ng kapartidong si Agusan del Norte Governor Dale Corvera. Namahagi rin ang ayuda si Pacquiao sa mga residente sa Butuan City. Wala na po nang androyan ng musikat pa ko. Wala na po nang androyan ng daghan pa ang kwarta. Wala na po nang androyan ng na ako'y posisyon. Na ako'y power. Wala ko ang pangandoy na ako. Ang pangandoy na ako na makabuhat tugog history sa pag-abot sa pagservisyo sa katawan. Nasa City Hall naman para sa mga aktibidad panlunsod si Manila Mayor Isko Moreno. Sa isang pahayag, hinikayat nila ni Dr. Willie Ong ang lahat ng mga ospital sa bansa na maghanda para sa Omicron variant ng COVID-19. Ayon kay Moreno, kailangan daw tiyakin na may sapat na mga kagamitan at kahandaan ng mga ospital. Bukas naman daw ang mga ospital ng Manila LGU para sa mga pasyente mula sa karatig ng mga probinsya. Pinuri rin ni Moreno ang Administrasyong Duterte sa pagpapatupad ng 3 National Vaccination Days. Kailangan na lang daw pabilisin rin ang pagtuturok ng booster shots. Pumunta si Senador Bongo sa bakunahan sa isang mall kasama si Pangulong Duterte. Kaugnay ito sa National Vaccination Day na nagsimula ngayong araw. Hindi siya nagpaunlak ng interview sa media pero sa news release ng kanyang opisina, hinikayat niya ang mga hindi pa bakunado na magpabakuna na. Ayon kay Go, kapag naabot ang tinatawag na population protection patungong herd immunity, bababa ang bilang ng mga taong magkakasakit at maaaring unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay. Walang public event si dating Senador Bongbong Marcos ngayong araw. Sa news release ng kanyang opisina, sinabing isusulong ni Marcos ang pagkapatayo ng mga state universities and colleges o SUCs sa mga probinsya. Sabi ni Marcos, marami raw mahihirap na estudyante sa kanayunan ang determinado makapagtapos. Kaya dapat ituloy lang ang pagkapatayo ng mga SUCs doon para mas marami ang makapagtapos ng kolehiyo. Wala rin public event ngayong araw ang magka-tandem na sina Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Sa isang pahayag, sinabi nilang para tuluyang magbago ang mga drug lord at leader ng mga sindikato. Imbis na isang centralized correctional facility tulad ng New Bilibid Prisons, dapat ay magkaroon ng regional hubs. Ito raw ay para nadadalaw sila ng pamilya at mas mahihikayat na magbago. Imbis raw na nagpapasarap sa mga sariling kubol, nais rin ni Lacson na magkaroon ng isang mala-Alcatraz na prison island kung saan maihihiwalay ang mga maximum security na PDL. Ako si Sanima Refran. Ako si Sandra Aguinaldo. Kami ang inyong saksi.